Hello everyone! Tara, samahan niyo na naman po ako sa isa na namang panibagong menu na ating lulutuin sa ngayon. Ayan, ito po yung ating mga ingredients na gagamitin sa ating lulutuin ngayon. Ayan, meron po tayo ditong shredded chicken, garlic, onion, sugar, paprika, turmeric, mixed chilies, red tsaka green, bay leaf, salt and pepper para sa ating panimpla. Meron po tayo ditong broth cubes na tinunaw. Ayan, meron din po tayo ditong gagamitin na oyster sauce, silver swan, or sukang puti, at saka itong ating soy sauce. Ayan, alam kong natatakam na po kayong malaman kung ano po ito. Huwag na po natin patagalin to. Okay, ayan, simulan na po natin. Ayan, nagpainit na po tayo dito ng ating pan. Maglagay na po tayo dito ng kunting oil. Ayan guys, kapag medyo mainit na po yung ating oil, isusutin na po natin dito yung ating chinap na mga onion at itong ating garlic. Pwede na po natin itong pagsabayin guys para lalong magiging aromatic po ang ating pagsuti sa ating ingredients. Kailangan guys, make sure na nasa medium level lang po ang ating apoy para hindi po mabilis masunog yung ating garlic at saka yung ating onion. Guys, isusuti lamang po natin ito silang sa magiging translucent na po ang kanilang itsura. And guys, pag ganyan na po ang kanyang itsura, nagiging translucent na po sila. Lalagay na po natin dito yung ating shredded chicken. And then, imimix lamang po natin ito hanggang sa masutay na din po yung ating nilagay na mga shredded chicken. Yan guys, pwede na po tayo dito maglagay ng ating salt at pepper para sa ating pangkla. Tansya-tansya na lang po yung ating measurement dito guys dahil hindi po natin na measure yung ating chicken kung ilang grams po ba siya. Kaya ayan, tansyahin na lang po natin ang ating mga ingredients. And then, imimix natin sila para mag-well combine po ang lahat ng ating mga ingredients. Ayan, patuloy na po natin silang haluin hanggang sa medyo magiging crispy na po yung ang itsura ng ating chicken. Hindi naman po sa yung crispy talaga na crispy na too much. Yung medyo luto lang po siya. Ayan guys, pag medyo luto na po yung ating chicken, mag-add na po tayo dito ng sukang puti. Ayan. Estimated po ito ng 1 tablespoon lang po muna yung ating lalagay. And then, lagay na po tayo dito guys ng suka. Huwag muna natin itong haluin para hindi po magiging malabnaw po yung kanyang lasa. Hayaan na po natin siyang kumulo para ma-absorb po ng chicken yung ating lagay na suka. And guys, while simmering, pwede na tayo dito maglagay ng ating bay leaf at yung ating soy sauce. Paprika at yung ating turmeric powder and then yung ating oyster sauce and then imimixwell po natin siya to combine all our ingredients.
Ito guys, oh. Mura pa lang guys, nakakagutom na. Ayan guys, pag nakumbay na po natin lahat ng lasa ng ating mga ingredients, mag-add naman po tayo dito ng ating mix na chilies. Then, mix well again to combine. Nasa sa inyo na po guys, kung gusto niyo po yung medyo maanghang talaga, pwede po kayo dito mag-add ng more chilies. Yung sa amin, medyo konti lang po yung nilagay namin. At yung isa, tinanggalan po namin siya ng mga buto sa loob dahil hindi po masyado mahilig yung mga anak ko sa super spicy. Kaya, ayan, medyo lang po yung pagka-spicy po. Ayan, after natin itong ihalo lahat, kaya naman po natin itong ating tinunaw na chicken broth. Ayan, and then imimix well po natin siya para ma-well-combine ang ating mga ingredients. And then, isi-simmer po natin ito. And then, cover muna natin ito and let it simmer hanggang sa ma-reduce na po ang kanyang liquid. Ayan guys, after a few minutes, kapag si-simmer, ayan, nag-reduce na po ang ating liquid. Ganyan na po ang kanyang itsura. Yung natirang liquid po niya guys ay mantika na po ng ating niluto. Ayan. Yan na po ang nagsilbing liquid po niya. Ayan guys, para sa pampabalance ng ating lasa, mag-add po tayo dito ng konting asukal. Ayan. Mix well po natin para mag-combine po ang lahat. Ayan guys, titikman na po natin siya para malaman po natin ang lasa kung enough na po ba sa ating preference. Ayan. Ayan, pa-comment down below naman po guys, sa baba kung taga saan lugar ka para malaman po kung hanggang saan aabot ang video na ito. Comment down below ka din sa baba kung nagugustuhan nyo din po ba itong niluto natin sa ngayon. Ayan, tsura pa lang guys, nakakatakam na guys, sobrang nakakagutom na po niya guys. Mapapa-unlearize naman po talaga yung mga anak ko nito guys. Ayan. Ah. Kapag kulang po yung nilagay niyong asukal at hindi po balance yung kanyang lasa, pwede po ninyong dagdagan pa ng konti para magiging balance po ang lasa nito sa inyong preference. Ayan. Sa akin, okay na po ang kanyang lasa. At ayan. Our chicken pastel is almost done. And guys, ready to serve. See that guys, itsura pa lang. Sobrang makakatakam na. Kahit kakaunti lang po ang makain mo nito sa ulam na ito, sobrang mapapadami na po kayo ng kanin. Dahil sobrang napaka malasa po ang ating ginawang chicken pastel. Ayan. Ready na po tayo sa ating plating.
final product ng ating lotong chicken pastel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago pa nating upload na mga videos. Thank you for watching. Bye!